Ayun, magandang hapon mga ka-upgrade. O nga pala ang lingkod na si Junski. So ngayon, yung mga bagay tayong pag-uusapan, regarding pa rin sa printer, syempre. So last time, nakausap niyo si Sir Don. Pinag-usapan niyo paano maglagay nitong alternate na tank. Ano pa ba pinag-usapan niyo? Waste tank. Okay, waste tank. Nag-convert kayo, naglagay kayo ng waste tank. So yun. So ngayon naman, ang itatakal natin, paper jam. Ba't ba nagpe-paper jam yung printer? So yung paper jam kasi, ano yan, typical naman na nangyayari yan. So lahat ng printer, ano yan, nagja-jam talaga yan. Hindi maiwasan. So yung mga paper jam sa printer, may mga indication yan. So, unang-una, visual. Makikita mo naman yan eh. So, pag napansin mong nagpe-print ka, biglang huminto. Nangyari. Ibig sabihin, Brad, huminto siya, nag-paper jam. Pangalawa, yung paper icon niya. Yan, nag-glibling, orange, tapat ng paper icon. Ibig sabihin niya, bari, paper jam. O, pangatlo, para sigurado ka talaga, ayaw mo pa maniwala sarili mo nag-paper jam eh. Ito, meron pa isa rito sa PC. Yan, nakalagay dyan, Epson Status Monitor 3. Yan. Nagabi rito, print job cannot be sent. So, ibig sabihin, may nangyari sa printer, kaya hindi niya ma-send yung gusto niya yung print. So, yun. Pag alam niyo na yung mga indication ng paper jam, siyempre, alam niyo rin dapat kung paano siya tanggalin o paano siya ayusin. Yun yung tatalakayin natin ngayon. Yan, mga ka-upgrade. Check niyo muna, ang una niyong gagawin mga ka-upgrade, no? Gutin niyo yung power cord. Power cord. Power cord. Ayan, power cord, nandito siya sa likod. Ayan, tawag dyan, force shutdown. Ayan, force shutdown nyo mga ka-upgrade. Ugutin nyo bigla, bang! Pag naugutin na yan, mamamatay yung unit. So, check nyo dito kung kaya nyo ugutin. Pag matigas, huwag nyo pilitin. Baka dumugo. Ayun, pag matigas dito mga ka-upgrade, huwag nyo pilitin ha. Kasi ang 3110, yung mga latest ni Epson, hindi naman sa paninira kay Epson, no? Actually, yung mga unit ni Epson, maganda talaga yan. Pwede na! Kaya nga ito ginagamit natin. Kaso itong mga latest na model niya, mahina yung gear niya sa fitting. So pag matigas dito, don't push it. Dito tayo sa harap. Dito tayo sa harap. Check natin dito sa harap. Kasi ito, may hirapan kayo dito. Yan. Ako ha, nakarating na ako eh, no? Yan. Check nyo sa harap. Kung madudurot nyo. Pero sigurado ako, hindi nyo madudurot yan. So, ang gagawin nyo, mga ka-upgrade, may dalawang screw to, tanggalin nyo lang. Ito talaga yung purpose nyo niya. Tanggalin nyo yung dalawang screw. Kamila. Ay, ang hina ako sa tutukan. Pag natanggal nyo na to, mga ka-upgrade, no? Maangat nyo na itong scanner niya. Kapag naangat nyo to, huwag nyo siyang iangat ng todo ha. Ito kasi may flex to sa kaliwang side niya. Kapag naangat nyo to ng todo, may possibility na mabunot yan. So, safe kayo. Kuha kayo ng kahit anong pangkalang screwdriver. Kailangan nyo dyan para hindi kayo may rock. Makakilos na kayo mga ngayon. Check nyo rito kung kaya nyo ugutin. Sarap. Kasi yung papel, lipid siya. So, ang tulak, pagkasi ito, pumasok na yan dyan. Nakaipit na ito sa roller. Pero pwede nyo ugutin pabalik yan. Yan. Hindi nyo, naangat ko na siya. So, may hila nyo siya. So, pag matigas, huwag pilitin. Yan na. Yan. So, yun. Hindi ko pa siya ginagamitan ng pwersa na naikot naman siya, nahila siya.
dito na niya sa router instead dito sa kanila. Kasi pag matigas siya, ibig sabihin nag-lock. So pag pinilit niyo, mababasa din yung mechanism niya rito, yung mga gear niya rito. Buti nila mga ka-upgrade. Smooth. Slowly but early. Ay, surely pala. Ito yung nag-jam na kapel. Ito yung salary na lahat. So, hindi ko ma-print-print siya. Okay, binadar na. Pag natanggal nyo na yan, balik nyo lang ko na maayos ulit. Balik nyo to. So, pag binaba nyo to, madalas to, kumakalang dyan. So, mag-isip lang kayo. Eh, ganito lang yan. Pag-isipan nyo lang. Tapos, restart yung printer. Sabay saksakan. Check nyo kung magda-normal siya. Kasi ito, pag hindi ito nag-normal, after nyo matanggal, ibig sabihin, may nangyaring masama sa mechanism ng ito. Ayun natin, magda-normal ha. Para makapag-check na ako. Pag nag-bleedling siya, mga ka-upgrade, ibig sabihin, nag-i-initialize pa yan. Okay, mainip. Antayin nyo lang. Yan. After nyan, mga ka-upgrade, pag nag-normal siya, pag nag-steady green siya, pakita mo nga, master equipment. Yan, pag nag-normal siya, steady green, sabihin, okay yung printer mo. Nagawa mo ng maayos yung tungkulin mo bilang user. So ngayon, try ulit natin mag-print. Yan. Nice! Nice one! Okay, may isa lang natin. Na-print ko lang si Ellen na darna may laps. Dito ako na ito mamaya sa likod ng unang ko. So yan, mga ka-upgrade, no? Basic lang. Pag paper jam, makalimutan na unang-una sa lahat, alamin yung indication, paper jam, papel, yung paper icon, kung saan siya uminto, sa PC, yung status niya. At pag nag-jam siya talaga, hugutin nyo to, hugutin nyo, buksan nyo yung unit. Ayan. Ayun, mga ka-upgrade, maraming salamat. Oras nyo ngayon hapon to. Pag may mga iba pa kayong katanungan, ano lang, comment below ka lang. Tapos huwag mo na rin makalimutan mag-subscribe. So, yung mga kalimbang mo dyan, i-turn on mo, pare. Para updated ka lagi pag may bago kaming video.